Kung si Senate President Tito Sotto naman ang tatanungin, wala raw masama sa ginawang pagbabakuna sa ilang sundalo. Anya, wala naman daw batas na nagsasabing hindi pwedeng gumamit ng gamot o bakuna na hindi aprobado ng Food and Drug Administration. Sabi naman ni Senadora Amy Marcos, wala dapat gulangan sa bakuna. Dapat daw mauna ang mga highest risk at hindi yung may koneksyon. Pag-question naman ni Senator Kiko Pangilinan, inunahan na ba na Malacanang ang FDA sa pagtiyak kung ligtas ang mga bakuna? Pagpunto naman ni Senate Minority Leader Frank Drilon, ang paggamit ng bakunang hindi pa aprobado ng FDA ay hindi makatutulong sa pagbuo ng kumpiyansa ng publiko sa programa ng gobyerno. Tanong naman ni Bayan Muna Representative Ferdinand Gaite, paanong nakalusot ang Sinopharm vaccine kung wala itong application kahit para sa clinical trial? Kailangan pa rin daw ng pahintulot ng FDA para gamitin ang bakuna kahit na donasyon pa ito.